Kung ano ang puno ay siya po ang bunga. Dahil magaling po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, eh syempre magaling din po ang kanyang mga anak. Yan po ay para sa kanyang personal na pamilya. Pero sa kanyang opisyal na pamilya, since magaling po ang ating mahal na Pangulo, magaling din po ang ating mga sekretary sa gabinete po ng Marcos Administrations. Isa po sa tinutukoy ko ngayon, walang iba kung hindi ito pong si Secretary BENHUR ABALOS. Kamakailan lamang nakakuha po ito sa hanay po ng mga gabinete ng pinakamataas na trust rating mula po sa ating mga kababayang Pilipino. Siya po ang nakakuha ng 90% na pagtitiwala ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya naman dahil po sa kasipagan, pagmamalasakit at kagalingan ni Attorney BENHUR ABALOS, eh talagang karamihan po sa mga nangyayaring krimen sa ating lipunan ay nasosolbo sa kanyang pamumuno. Nandyan din po ang pagkakasabat ng napakaraming mga illegal na droga dahil po iyan sa supervision po ng ating SILG sa ating kapulisan at saka yung kaparaanan po ng ating SILG sa pamamagitan po ng BIDA program, Buhay Ingatan Drogay Ayawan. Kadalasan nakikita po natin ang ating SILG kapag kaaraw po ng Linggo o Sabado, merong pong mga pan-run activities kung saan siya mismo ay nagpa-participate para po sa isang pagtitipon-tipon ng ating mga kababayan sa ating community para po isulong ang isang malakas, maayos na pangangatawan at ilayo po ang ating mga sarili sa ipinagbabawal na gamot. Pero dito po sa particular na video na ating re-reaksyonan, ito po ay ang press briefing kanina ng ating SILG kasama po ang ating mga kapulisan at saka mayor po ng Pasay City kasi nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari nung nakaraang araw kung saan 10 mga inmates ang nakatakas pero ngayon po lahat po sila ay nadakip na. Panoorin po natin ang press briefing na ito at ating pong reaksyonan. Unang-una, siguro nakakita nyo naman about, I think it was yesterday, na nabalitaan na may tumakas na 10 dito sa Pasay. At gusto kong ibalita, I think it's less than 48 hours. At ako'y nakakongratulate sa Philippine National Police dahil yung 10 nakawala ay nahuli kaagad. Congratulations sa ating Philippine National Police. Sa kabila ng merong kaunting pagkukulang, bagamat iyan po ay pinagsamang kakulangan ng sapat na pasilidad, at the same time maybe kapabayaan ng namumuno doon po sa substation, eh overall tinugunan po ito ng ating kapulisan effectively and efficiently. Bakit? Kasi hindi po lumipas ang ilang mga araw, lahat po ng 10 tumakas dyan po sa Pasay substations lock-up jail ay nahuli na po muli ng ating mga kapulisan. Salamat sa lahat po ng mga nakipagtulungan, partikular kay Mayor ng Pasay City dahil siya mismo ang pumunta po sa ilang mga bahay nito pong mga tumakas at hinimok ang kanilang mga kamag-anak na pasukuin po ang kanilang mga tumakas na kamag-anak sa lock-up jail. Tuloy po natin ang pagsasalita dito nito pong si Secretary BENHUR ABALOS. That's why I came here to really congratulate for a job well done the Philippine National Police. At this point, I would like to take this opportunity to give a very important announcement. Kanina sinabi ko na to on another channel kaninang umaga. This is with reference to the 990 kilos of shabu last October, last year. Nakita na. Ito pong pinag-uusapan ngayon, unang binanggit nitong si Secretary BENHUR ABALOS. Kung matatandaan po ninyo, meron pong nasabat sa Manila. Nag-conside po itong insidente na ito sa Percy Lapide noong sumuko at pinares conference ng ating SILG at ng kapulisan yung pagkakasabat ng ating kapulisan doon po sa illegal na droga worth more than 6 billion pesos noong October 2022. Pero hindi masyadong na-highlight sa balita yon kasi talagang hype na hype ang balita tungkol kay Gerald Bantag noong mga panahong iyon. Ito binalikan po ng ating secretary at dito sinasabi niya na nadidismaya siya sapagkat hindi siya naniniwala
na yon ay gawain lamang alone nitong si Sergeant Mayo. Naniniwala siya na meron pong mga matataas na opisyal ng PNP ang nasa likod nito. Patuloy po natin pakinggan si Secretary Benhur Abalos. Nating kulang-kulang 6.7 billion is probably the biggest drug haul in the history of the Philippines. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ito'y October, November, December, January, noong February 2023, inaantay ko ang report ng Special Task Force tungkol dito. Dahil nga malaking kaso ito, hindi pwedeng pabayaan. Hindi ako naniniwala na si Sergeant Mayo lamang ang involved sa kasong ito. It is my personal opinion na maraming involved dito. Noong February 2023, ako'y sumulat kay General Azurin. At ang sabi ko sa kanya, ano ang nangyari sa kaso? Ilang buwan na ang lumipas? I-report mo sa akin. Number one, ano ang resulta ng fact-finding investigation? Yan ang tama. Dapat may follow-up, hindi yung magpapapogi lamang. Hindi babanggitin ng mga pangalan sa harapan ng publiko tapos wala namang makakasuhan. Eto, dahil po kautusan ito ng ating Pangulo, kaya tumatalima ng maayos ito pong si Secretary Benhur Abalos at kanyang sinisigurado na hindi matatapos doon po sa pagkakahuli kay Mayo yung pagharap sa problemang ito sa illegal na droga. Kaya nag-follow up si Secretary Benhur Abalos at salamat naman, syempre tumugon dito ang ating pulis, ang ating Chief PNP na si Police General Rodolfo Azurin. By the way, retirable na po siya ngayong Abril. At hindi pa po natin alam kung sino po ang papalit sa kanya. Special Task Force tungkol dito. Number two, ano ang pagkakaibang proceedings na ininitiate tungkol dito sa allegedly na dalawang police na nag-attempt to withhold 42 kilos of sabu from the 990 kilos? And number three, the disposition of the confiscated illegal drugs. Sagutin ko to si Messi Rolando, hindi po ako loyalista. BBM supporter po ako. Last March 27, two weeks ago, ako naman ay sumulat kay Alberto Bernardo, ang vice chairperson sa Napolcom. Siya ang vice chairperson ko. Bakit? Nagkatatlong hearing kami sa National Police. By the way, ipaliwanag ko sa inyo ng konti para magkaroon po tayo ng informative discussions ngayon. Bakit sinabi nitong si Secretary Benhur Abalos na siya ang vice chairperson ko? Kasi ganito po ang composition ng NAPOLCOM. Ang National Police Commission po, by the way, na-create po yan ng Republic Act 46464, yung Police Acts of 1966. Nakalimutan ko bigla yung number. It creates the Police Commission, and in 1972, if I'm not mistaken, it was reorganized and renamed to National Police Commission up to this date. Ang kapangyarihan po ng National Police Commission has the administrative and operational supervision over the Philippine National Police. Yan po ay nakabase sa Article 16, Section 6 ng ating Constitution. At in-empowered po iyan ng Republic Act 6975, or the DILG Act of 1990. And doon po sa batas na yan, pinakita po doon ang compositions po ng NAPOLCOM. Kapag ka ang sino mang SILG, automatic po iyan na magiging chairperson ng NAPOLCOM. Ang tawag po doon ay, nakalimutan ko bigla yung termino, sorry na naglalapse yung memory ko. Basta automatic ang appointment ng SILG bilang the chairperson of the National Police Commission. At doon po sa tinatawag niyang vice chairperson, ito po yung isa doon po sa apat na regular commissioners. Bago ko din makalimutan, ang chief po ng Philippine National Police ay automatic member naman po ng National Police Commission. Ngayon, going back doon sa apat na regular commissioners,
sa apat na regular commissioners, dapat meron po doong isang babae. Hindi pa pwedeng apat na lalaki, pero pwedeng apat na babae. Kasi ang nakalagay po sa batas, at least one woman. And then, doon po sa tatlo na regular commissioner, galing po iyon sa private sector. Tapos yung isa galing po sa law enforcement service, either active or retired. Kapag ka in-appoint as active police officer or uniform service, eh automatically retired from the service po yung isang regular member. Ang Pangulo po ng Pilipinas ang pumipili ng vice chairperson ng NAPOLCOM. Kung sino po yung piliin ng Pangulo doon sa tatlong regular commissioner, ay siya po ang tinutukoy doon ngayon itong si Secretary Benhur Abalos. Okay, tuloy po tayo sa ating pakikinig dito kay Secretary Benhur Abalos. Commission, ang unang hearing, if I might quote, 3 meetings were held with the PNP to be apprised of the updates. The first meeting held on January 30 resulted only in the submission. Yun. Salamat, nakalimutan ko, Boss Abus, ex officio. Ang ibig sabihin ng ex officio member at ex officio chairperson, automatic. By reason of their position, sila po ay automatic chairperson ng NAPOLCOM at automatic ex officio member ng ating National Police Commission. Maraming salamat, Boss Abus. Matagal na kasi ako hindi nakakapagturo, kaya nakakalimutan ko bigla yung mga tinuturo ko dati. Going back, dito po sa sinasabi nitong si Chairman Abalos, ipinapaliwanag niya lamang po ngayon, mga tol, yung nagiging aksyon na po ng ating kapulisan kaugnay nga po ng mga pagkakasabat sa mga illegal na droga, in particular, yung pinaka kinukonsidera marahil nitong si Secretary Abalos na pinakamalaking pagkakasabat ng illegal na droga sa kasaysayan po ng Philippine National Police. Yan po yung nangyaring pagkakasabat kay Sergeant Mayo, na ang involved na halaga po ng droga ay nasa 6.9 billion pesos. Of the PNP of certain reports and documents which were found to be inconclusive. The second and third meeting held on February 10 and 15 likewise did not provide any conclusive information on the matter. At dahil dito sa nangyaring ito, pinagre-report po sila ng chronology, and pursuant to Section 5 of Republic Act 855, amending Section 14 of RA 6975, na kung saan mandato ang NAPOLCOM to monitor and investigate police anomalies and irregularities, kinuman ko si Alberto Bernardo na magkaroon ng fact-finding inquiry sa Mayo case tungkol dito sa 990 grams ng shabu. At sinasabi ko sa inyo, hindi ako masaya. Sa mga ebidensyang nakikita ko, maraming involved na pulis dito. Nakalulungkot na naman ito, di ba? Kailan lamang tinapik natin yung nangyari sa Negros Oriental? Sinabi ng abogado na si Attorney Baligod, abogado ng mga Digamo, eh mga matataas pa ang katungkulan ng kapulisan sa Negros Oriental, ang tumatay yung spatter ng mga pumapatay sa Negros Oriental. Tapos ngayon, may balita na naman po tayo. Ito naman, niladlad na naman ni Secretary Benhur Abalos ang nakadidismaya sa kanya na balita na maraming mga involved na pulis dito, hindi lamang si Sergeant Mayo. Titingnan natin ngayon kung ano ang mangyayaring resulta doon po sa, on the other hand, courtesy resignations na ipinananawagan itong si Secretary Benhur Abalos. Hindi pa po tapos yun, ha? Malapit na pong matapos kasi ang target po noon bago mag-retire si Police General Azurin. Kaya dito, ang mga issue na pinag-uusapan, medyo mako-confuse kayo. Una, tinatalakay ngayon ni Secretary Benhur Abalos yung tungkol sa droga noong Oktubre. Maya-maya, matatalakay po dyan yung pagkakatakas ng 10 inmates sa Pasay. Matatanong din po dyan yung courtesy resignation. Matatanong din po dyan mamaya yung nangyaring kaguluhan sa Negros Oriental ng mga nakaraang buwan at taon. Matataas ang posisyon
Sa mga susunod na araw, i-announce ko ito and heads would roll. Yan ang inaantay natin. Kasi nung nakaraang administrasyon, nagpangalan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, limang general, pero wala po tayong nakitang nakasuhan. Titingnan natin ngayon si Secretary BENHUR ABALOS. Secretary BENHUR ABALOS, hindi po namin kayo kilala. 90% po ang tiwala ng mga tao sa inyo sa kasalukuyan. Panghahawakan po namin ang inyong sinabi na sa mga susunod na araw o linggo, papangalanan nyo ang mga pulis na matataas ang katungkulan na yan at sana hindi lang papangalanan kung hindi kakasuhan. I expect that pending investigation na sana mag-leave sila rito. If not, they will be suspended pending investigation. Maraming pulis ito at matataas ang pwesto ng ilang dito. Ginagarantya namin dito na ang ebidensyang ito ay magiging maayos, unbiased. This is part of the house of the cleansing na ginagawa po natin dito. Kung ito'y talagang may kinalaman ang mga taong to, I assure you that the National Police Commission will do things na tama para makaptan po ang, of course, ang justisya po para dito. Okay? So yun lang po ang i-announce ko sa ating mga kaibigan. Probably we'll give the floor to our good Mayor Calixto. Okay, Lugano. Lipat nga tayo kasi may edited version ako nito. Lipat po tayo. By the way, ito po ang Facebook page ni Attorney BENHUR ABALOS at makikita nyo naman sa photograph niyan ang mga kanyang activities. Ano? Saan ko ba ito na i... Ah, dito. Sa top 1 ko din pala na i-upload. Ano? Puntahan po natin yung edited version, yung mga mismong pananalita na lamang ni Secretary BENHUR ABALOS. Nang sa ganun, doon po tayo. Dito tayo. Yan. It's very, very disturbing. Very disturbing. And Mayo lamang ang involved sa kasong ito. Advance natin. Confiscated. Copy of certain evidential nakikita ko. This is part of the house of the cleansing na ginagawa po natin dito. Kung ito'y talagang may kinalaman ang mga taong to, I assure you that the National Police Commission will do things na tama para makaptan po ang... O, nakalimutan ko rin banggitin, ano? Diba sabi natin kanina, ang National Police Commission is empowered by the Constitution. Nakalagay po kasi doon sa ating Constitution, the state shall establish a police force that is national in scope and civilian in character to be administered and controlled by the National Police Commission. And as such, napakaraming functions ng ating National Police Commission. Pero ang dapat nating tandaan, isa sa mga mahalaga, meron po itong disciplinary powers. Ano? Ibig sabihin, kasama po ito sa disciplinary authority sa ating kapulisan. Pag sinabing merong disciplinary power, they can impose penalty sa ating mga kapulisan. At kung matatandaan po ninyo, ang National Police Commission, ito po ay merong kapangyarihang magtanggal ng pulis. Kapag ka ikaw po inagrabyado ng isang pulis, pwede ka pong dumirektang magreklamo sa National Police Commission. O ituro ko na sa inyo, para ito sa mga abusadong pulis, huwag tayong matakot sa mga pulis. Ano? Pagka may abusadong pulis, napakadali lang po niyan solusyunan. Kailangan lang matibay ang loob mo. Kasi baka mabuang yung pulis, patayin ka, wala kang magagawa. Pero dapat buo loob mo. Paano mapapatanggal ang pulis pagka abusado? Meron tayong mga pwedeng puntahan. Unang-una, depende po sa penalty involved. Pero dapat, kapag kaseryoso ang pagkakaharas sa inyo, pagkakapanakit sa inyo, I suggest pumunta kayo sa LGU, sa inyong mga city or municipality. Meron pong tinatawag na PLEB, People's Law Enforcement Board. Ito po ay hanay ng mga sibilyan. Ang bumubuo po sa PLEB
ay isang representante mula po sa sangguniang panglungsod or pangbayan, tapos isang representative from the barangay associations of the city or municipality, at saka tatlong katao known for their probity and integrity. At isa po dapat dito ay babae. Ano? Kung wala pong abogado, dapat merong college graduate. Kapag wala po, dapat yung principal ng Central Elementary School. Compositions po yan, ha. Bakit ko sinasabi sa inyo ang pleb? Para po hindi kayo matakot ng mga pulis. Kasi ang mga pulis takot sa pleb. Pag pinapleb nyo sila, ang pleb pwede pong magtanggal sa pulis. Iikot ang puwet ng pulis kapag ka inireklamo nyo po sa pleb. Pwede rin po kayong magreklamo sa NAPOLCOM, katulad po ng pinag-uusapan natin dito, kasi meron din pong kapangyarihang magtanggal ng pulis ang National Police Commission. Pero I suggest, wag na sa NAPOLCOM, sa pleb kayo pumunta pagka sa shoot sa city or municipality ninyo na naka-assign ng pulis at inabuso kayo. Para nang sa ganon, matanggal yung pulis na abusado. O tuloy po tayo rito. Of course, ang justisya po para dito. Number one, there should be lessons learned. Bakit nangyari ito? Oh, by the way, salamat Justin Buhi. Ano? Salamat po dyan sa $5 super sticker po ninyo. Nai-inspect ba ang ating mga facilities? There should really be regular inspection. Napaka-importante nga. Yung mga bakal, mga luma na ba ito, gumalaw na ba ito, etc. That should be incorporated. Importante yan. No? Dapat ilagay na yan as part of protocol. Number two, of course, alam naman natin yung problema sa jail congestion. Talagang medyo malaking problema yan. Kaya ang ginawa ng DILG ngayon, nangihingi na lang naman kami. Kasi dito ina-address ni Secretary Benhur Abalos, mga tola, yung kinakita ang problema dyan po sa Pasay Substations Lockup Jail. Kasi ang kwento po doon, gabi yata tumakas yung mga inmates, yung persons deprived of liberty, tapos nilagari po nila yung bakal. Nagkaroon ng puwang kasya katawan, at isa lang yung pulis na naka-duty, baka natutulog pa, naagawan ng baril, binugbog pa. O, kaya nakatakas po yung 10. Salamat na lamang, at sa ngayong oras na ito, nasa kulungan na sila ulit. Katong-patong-patong na kaso pong muli ang haharapin ng mga yon. Ang pagkakaalam ko, direct assault, tapos robbery, at saka may binanggit na evasion of service of sentence. Eh. Pero I doubt it kung papasok yung elements ng evasion of service of sentence. Anyway, hindi ko na yan i-discuss kasi masyadong technical yun, para na lang sa mga estudyante. Ang sa atin lamang, at least itong pinag-uusapan, sana kahit paano, nakakasabay po tayo sa impormasyon na ipinahayag nito pong si Secretary Benhur Abalos. Makikita po natin, mga tol, kung gaano kaseryoso bilang SILG ama ng ating tri-bureau. Tandaan po natin, ha, ang SILG, ang nasa ilalim po niyan, ang tri-bureau kung tawagin. Ano ba yung tri-bureau? Ito po ang Philippine National Police, which is a bureau, pero hindi lang siya tinawag na bureau kasi sasablay doon sa mandato sa Constitution that it is national in scope and civilian in character. Pero yung dalawa pong bureau, nakapangalan mismo ang bureau, ang tinutukoy po natin, yung Bureau of Jail Management and Penology, at saka Bureau of Fire and Protections. O, tuloy po tayo dito. Related lot. Alam naman natin kung mag-do... Boss Abu, sinagot ko na yung katanungan na yan. Lahat ng mga video ko ngayon, nakapin ang kwento ng buhay ko. Panoorin mo na lamang doon, Boss Abu. Kasi sabi ko nga doon sa video, this will be the last time that I will address. Pakita ko muna sa'yo para makita mo. Ito po, naka-pin post po dito. Oh, ito po yung kwento ng buhay ko, at sinagot ko po diyan kung bakit ako natanggal sa pagka-pulis. Oh, ito po ano, sandali lamang. Pakita natin. Oh, lahat ng mga video ko ngayon naka-pin post ang kwento ng buhay ko. Kaya panoorin mo to, Boss Abus. Yan. This will be the last time na i-address ko po ito pong issue na ito na ibinabato po nito sa akin. Yan, sinagot ko na makailang beses, kaya nagsasawa na ako. Ngayon, ang ginawa ko na lamang,
is ipin ko ng ipin yan sa mga Facebook pages ko at saka sa YouTube channel ko, panoorin nyo na lamang. Balik tayo dito. Donate ka, nakaka-affect yan sa status sa isang pamahalaan dahil asset mo yan eh. So instead, what we did all over the country, instead of donating, pwede ka mag-use of rock. Ibig sabihin ng use of rock, ipapahiram mo ng mahabang panahon. Nasa ganoon, maging jail or even a police station or combined with that. So, number three, we have to look at our security protocols here. Tama ba? Ilang tao ba? Will there be CCTV cameras right now? We have to, and also with the technology here. O, pass forward natin ng konti ah. Yan. Pending investigation, inaalam natin talaga ang punot dulo nito. But again, what is important are the lessons learned here. And again, pass forward pa natin. Mas maganda yung isang topic eh. Importante rito, matukoy yung mastermind. Yeah. Importante rito, makulong ang dapat makulong. Or proteksyonan ng ebidensya. But I'm very, very, very disappointed with what's happening. Much worse, marami ako natuklasan na bagay. Isa lang masasabi ko, marami police ang involved dito. At sana, yung mga police na to, na mga involved dito, eh ako, dati akong pulis, ang dami kong kilala, mga tol. Hindi lang ako pwedeng magpakabayani. Ano? Pero yung ibang mga kilala ko, patay na ngayon, nakakulong na, meron akong isang kasamahan sa isang police station sa Rizal. Hindi ko nababanggitin kung sino, ha? Eh, kumalakal sa illegal na droga, hindi pa nakontento, nag-gun for hire pa. Nak ng teteng, ang daming pinatay. Okay lang makapatay ng tao, basta sa tama. Pero yung papatay ka para lang sa pera, di na tama yun. Eh salamat naman ngayon, tapos na yung masasayang araw niya at siya po ngayon ay nakakulong na. Eh hindi pa naman natatapos yung kaso kaya nasa lock-up jail pa lamang siya ng isang police stations. Ay hindi, pagkakaalam ko nasa BJMP na, no? Pero pag natapos po yung kaso nun, biyahe na po yun sa Bilibid. O, ganyan, marami kayo sa totoo lang mga tol, to be honest with you, marami kayong hindi alam na alam ko. Ano? Ayoko lang magsalita kasi after all, mahal ko ang Philippine National Police. Kahit yan po ay inalisan ko at tinanggal ako, kasi yun ang katotohanan eh. Inalisan ko ang PNP, tinanggal nila ako. Yun po ang katotohanan dyan. Eh mahal ko po ang PNP. Marami po akong classmate. Ang mga classmate ko nasa almost 700. Ako po ang president ng class namin. Kaya mahal ko po ang kapulisan pero hindi ko po tinotolerate ang mga maling bagay. Although, nung mga panahong iyon, wala akong magawa kasi sino ba naman ang sasagasa sa naging kalakaran na mali ang sistema? Pagka sumagasa ka, mamatay ka. Naalala nyo yung pulis na naghurumintado sa Manila? Naalala nyo yun? Nabalita noon, nanutok siya ng enforcer. Tapos hinahanap niya si noon ay Mayor Estrada. Nung hindi niya na makita, pumunta sa Manila Police District. At doon naghurumentado, pinagbabasag yung mga police director ng MPD. O yung photograph nila doon. Buti na lamang, mabait ang mga kapwa niya police sa kanya. Inaresto lamang siya pero nagwawala, nagpapaputok ng baril. Eh kung merong bumaril sa kanya doon, wala na siyang magagawa. Bakit nagawa ng police? Nakaranas po siya ng depression. At dahil po iyon sa trabaho. Masyadong matuwid yung tao. Ang problema, pag masyado kang matuwid, mamamatay ka nung mga panahong iyon. Ano? Kaya nga ako, nilamon din ako ng sistema eh. Wala akong magawa eh. Diba? Unang-una, napakababa ng pwesto ko. Ang tanging magagawa ko lamang ay huwag lumahok sa kanila. Ano? Maraming naghikayat sa akin nung panahon na yon. Sabi ko nga po sa inyo, nagkabaon-baon ako sa pagkakautang kung kumalakal ako sa illegal na droga, di naging mayaman ako. Pero definitely, patay na po ako ngayon kung yun po ay ginawa ko. Ang sa akin lamang, wala akong magiging pakialam sa inyo, pero huwag niyong pakialaman yung maayos kong buhay. Ano? Ako ay nagturo na lamang para makasurvive ng mga panahong iyon pero hindi ako sumama sa mga tinutukoy nitong si Secretary
Benhur Abalos. Yung sa Luneta Massacre, kilala mo, ngumiti pa si Pinoy. Si Pinoy kasi, ganun talaga ang pagmumukha nun eh. Ewan ko sa tao na yon. Pero merong issue kasi doon kay Colonel ay kay Captain Mendoza. Siya po ay tinanggal dahil po sa kaso ni dating Mayor Alfredo Lim. Ano, mukhang aggrieved siya sa kaso at hindi niya matanggap. Actually, kung hindi lang dahil sa mga media at sa maling naging ang may kasalanan talaga doon, walang iba, media. Kasi bakit may negotiations na nangyayari yung mga media kuha ng kuha? Eh yung tao desperado na. Tapos makikita mo yung kapatid mong pulis, binibit-bit ng kapwa mo pulis na parang baboy. O nagalit tuloy si Captain Mendoza, pinagbabaril ngayon yung mga foreign national. O iba yung tinutukoy ko ha. Yung isa si Captain Mendoza, yung isa PO2 yata ang rango nun. Hindi ko na matandaan ang pangalan. But anyway, medyo napapakwento tayo. Nawala po tayo dito sa ating topic. Tuloy po muna tayo. Matataas ang posisyon at hindi na po pwede ngayon. Yan. Patanggal talaga natin. Nakakatuwa ngayon kasi meron tayong presidente na hindi pa pwede ang mga palakasan lamang, yung impunity na tinatawag. Wala. Napakagaling ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya magaling din si Secretary Benhur Abalos. Malumanay lang magsalita. Pero what I really like kay Secretary Benhur Abalos, approachable siya. Unlike kay Secretary Boying Remulla, nakakatakot. Pero ako sanay ako sa ganung pagsasalita ni Secretary Boying Remulla sa kayong itsura ni Secretary Boying Remulla, eh ganun na ganun yung boss ko. Ito yung boss ko, pakita ko lang sa inyo ha. Si Arthur Masungsong, napatay siya, nalulungkot ako kung hindi ito napatay sa operasyon. Baka pulis pa rin ako ngayon kasi pinapakinggan ko to eh. Oh. Ito si Colonel Arthur Masungsong. Siya po ang aking boss at kilalang kilala to sa Rizal. Kung kayo'y taga Rizal, yan. Makita ko lang sa inyo ha. Hanapin natin, baka may photograph dito si Sir. Wala. Singit ko lang. Yan. Si Sir Masungsong. Kwento ko na, isingit na natin ito para makilala nyo pa ako ng gusto. Alam nyo, si Sir Masungsong, una ko itong nakilala nung ako po ay nag-a-apply pa lamang sa PNP. Nagulat siya. Sabi niya, nak ng teteng, doon ko rin nakuha yon kay Sir. Nak ng teteng, number one ka sa board ah. Bakit mo gustong maging pulis? Simple lang sagot ko sa kanya, Sir, gusto ko magkaroon ng matatag na trabaho. Hindi ako bolero na para maglingkod sa bayan. Nak ng teteng na yan. Ngiti-ngiti lang si Sir. O sige, punta ka kay Mayor. Kuha ka ng peace and order council recommendations. O di apply ako. Party lang naman yun. Hindi po yun panunuhol. Hindi po yun palakasan. Requirements po yung peace and order recommendation kapag mag-a-apply ka sa PNP. O, first time ko siyang mamit. Nung matapos yung training ko ng PSBRC, eh, pinapili kami. Saan yung gustong mag-FTP, yung field training program bilang isang bagong pulis? Naisip ko kagad si Sir Masungsong, putok na putok ang pangalan nito sa Rizal. Ang tapang nito eh. Ang tapang talaga niyan. Takot ang mga pulis diyan. Takot lalo mga kriminal diyan. Sabi ko, gusto ko po sa Angono. O, nakapag-OJT kagad ako sa Angono. After ng 6 months, balik ako ng PNP Regional Office, na-assign ako sa RMG. After a couple of months or isang taon yata mahigit, napunta na ako ng Rizal. After a couple of months, nung na-assign na siya bilang Chief of Police ng Taytay, inarbor na niya ako sa boss ko. Patay na rin yon. Si Colonel, sakit naman ang kinamatay noon. Si Colonel, nakalimutan ko bigla yung pangalan. Letter B, nagsisimula yung pangalan ng Colonel, taga Baguio, kababayan ni Bantag. Ngayon, inarbor niya ako. O doon na nagsimula yung makulay kong buhay bilang pulis kay Sir Masungsong. Itong si Sir Masungsong, galit ito sa magnanakaw. Patay ang mga magnanakaw sa amin nung mga panahon namin. Ano? At ako'y naniniwala
na ang mga taong hindi na dapat mabuhay, eh dapat talaga o hindi na mabuhay. O yan, yun lamang. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Sayang ang pulis na to. Sayang talaga. Nangihinayang ako kay Sir Masungsong. Dapat general na ngayon to eh. Kung hindi lang siya napas lang. Ang kwento ng pagkakapatay nito, yan, na-assign siya sa anti-kidnapping. Ganito kasi ang kwento nito, mga tol eh. Nung na-relieve siya bilang chief of police ng Antipolo, si Colonel Masungsong nag-schooling. Ako ang writer, editor niyan, secretary, bodyguard, driver, personal. Ano, kaya napakalapit po sa akin ng tao na yan. Ngayon, nag-schooling siya. Sabi niya, Randy, matatapos na schooling ko. Gusto mo bang sumama sa akin sa anti-kidnapping, sa AKG? Sabi ko, sir, pasensya na po kayo. Nagtayo po kasi ako ng review center noong 2017 na yun eh. At hindi ko po maiwanan. Saka nag-aaral po ako ng accountancy. O, naunawaan niya naman. Kaya doon kami nagkahiwalay ng landas. Ako nasa review center, ayoko nang pumasok sa PNP. Yet siya nasa AKG, but unfortunately, December 23, 2017, nasa bahay na siya. Off duty na siya. Tinawagan siya ng tauhan niya. Sir, may sighting ng kidnapping. At nasiro na yung location. Merong attempt to extort ransom. Bumalik ngayon ang AKG Krame si Sir. Inoperate nila sa Bulacan yung mga suspect. Unfortunately, in the process, patay si Sir Masungsong. Kinaumagahan, punta ako ng Krame, kita ko, wala nang buhay si Sir. Kaya ako di ako naniniwala sa anting-anting, mga tol. Kasi bakit? May anting-anting si Sir Masung eh. Alam nyo yung anting-anting niya, pag nalalaglag yung sa kotse, sasabihin ko lang sa kanya, sir, yung gamit nyo po nasa kotse, hindi namin pwedeng pakialaman yon, kaming mga tropa. Walang pwedeng makialam doon, kukunin niya lang yon. Tapos may mga seremonya siya. Oh, pero walang nagawa yung anting-anting, patay siya. Nakabullet vest pa si sir. Ang tama niya, dito, tapos meron sa likod. Nagtataka ako bakit nagkaroon ng tama sa likod samantalang nakabullet vest. Yun ang mga kwento doon eh. Pero wala nang magawa. Nandiyan na, patay na. O, bakit ko na ikukwento ito? Kasi nangihinayang ako sa isang polis na matuwid. Hindi siya perpektong tao. Makulay ang buhay nito si Sir Masungsong. Pero bilang isang polis, hinahangaan po ito. Ano? Taliwas dito sa mga sinasambit ngayon nitong si Secretary BENHUR ABALOS na mga tiwaling polis. Pagka naaalala ko si Sir Masung, hindi naman ako masyadong emotional kasi nagkasama kami nito sa tibay ng loob eh. Hindi masyadong sentimental ba. Pero alam nyo, isa sa mga tinuro sa akin itong si Sir Masungsong, ang hindi ko makakalimutan, sabi niya sa akin, Randy, dapat ang pangarap makatotohanan. Doon ko po nakuha sa kanya yung phrase na yon, dapat ang pangarap makatotohanan. Saka lagi niya sa akin sinasabi, Randy, nasa sayo ang katangian ng isang opisyal. Meron kang utak at meron kang tapang. Hindi sa binubuhat ko sarili ko, mga tol. Ano, gusto ko lang alalahanin yung mga magagandang yugto na yon. Pero hindi ko pinakinggan si Sir Masungsong. Kasi bakit? Nalulung kasi ako sa sugal, sa sabong. Alam nyo, nung mga kasagsagan ng ilang mga operasyon, instead na bumalik ako sa police station, off duty ako, matigas ulo ko eh. Ano? Kahit matapang to si Sir, pag off ako, off ako. Tapos gagawin ko, nasa sabungan lang ako, nagkawindang-windang. Hindi ko siya pinakinggan, kaya yung mga panahon nasayang sa akin. Pero kung maibabalik ko lang ang panahon, sana sinamahan ko si Sir sa AKG eh. Kasi walang kasama si Sir sa AKG. Kung may kasama lang siguro siya, baka hindi nangyari sa kanya yun. Bawat galaw nitong tao na ito, sa 10 taon na magkasama kami, lagi akong nasa likod niyan, maliban kung hindi ako naka-duty. Pero believe ako dito kay Sir Masung. Kasi ito yung tao na kahit may mga tauhan siya na pwedeng sumipa sa pinto, siya ang sisipa ng pinto.
Oo. Ilang beses namin na-experience yan. Sisipain ko yung pinto. Hindi, patatabihin ako niyan. Siya ang sisipa ng pinto. Kasi ang pangangatwiran ni Sir Masungsong, bago mo iutos sa tao mo, dapat kaya mong gawin. Pagka ikaw nag-utos na pumatay ka, dahil kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, dapat siya mismo kaya niyang pumatay. O, ganun po ang pagkatao niyan ni Sir Masungsong. Kaya ito, mahal ito ng mga tao na napuntahan niya. Pero galit na galit ang mga kriminal dito. Eh, napakaraming lumaban eh, nung panahon namin. Ano? Eh, mahirap na lang magkwento kasi baka sabihin nyo, mayabang ako, kayo na lang ang magtanong-tanong kung anong meron sa kagalingan itong si Colonel Arthur Masungsong. Going back, dito po sa ating pinapanood na balita, eh, masyado na pala tayong tumagal. Anyway, panoorin nyo na lamang po sa upload ko ito pong edited version ng interview kay ng press conference ni Secretary Benhur Abalos. Eh makipagkwentuhan na lang muna ako sa inyo. Total, nagkukwentuhan na lang tayo. Si Nemia Beltran, tama ka tol, maraming kabalbalan ang mga pulis. Mahirap lang magsalita. Si Priscilla Acepcion, hello mga tol. Kay Elena Almerol Ilarde, good evening. Kay Herman Tamashiro, hanga nga taga-Kalamba sa kanya. O, kilala nyo pala, no? Alam nyo kung saan-saan po kami na-assign? Kasi ito si Sir, galing to ng Baras. Pero wala pa ako sa Baras eh. Hindi pa ako polis nun eh. Angono, Taytay, Rodriguez, saka Antipolo. Ang daming mga namatay na mga holdupper dyan. Okay? Sino pa?